So hello mga kamarino, sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano magpa-certify ng COVID vaccine sa BOQ. Bago tayo magsimula, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Libre lang naman yan, sige na. So huwag na natin patagalin, tara na. So punta ka lang sa kahit anong browser na meron ka at i-search mo yung mga to. Pag na-search mo na yan, ay dadalhin ka rito. Kung wala ka pang account, mag-sign up ka lang at pilapan mo lang yung mga kailangan pilapan at ready to go ka na. So, pag nakapag-sign in ka na, gantong magiging profile mo. So, makikita mo dyan ang mga services ng BOQ. So, dito makikita mo yung mga ino-offer na BOQ na services. Makikita mo yung vaccination services, certification services, physical examination at saka BOQ seminars. Syempre magpapa-certify tayo kaya certification. So click mo lang 'yon at lalabas na 'tong mga 'to. Makikita yung type of certification services nila. Magpapa-certify natin ay COVID ka, i-click natin 'tong application of vaccine for COVID-19. I-click lang 'yan at pinutin ng next. Dito ang sabi, kailangan mo daw i-submit o dalahin yung original certification ng COVID vaccine mo na in-issue siyempre ng local government unit dyan sa barangay nyo. After nyan, next mo na. Dito tatanungin lang kung gusto mo on-site or i-deliver sa'yo. Pagkatapos nun, pimili ka ng location. Saan ka ba sa panig ng Pilipinas? Ako NCR eh. After nun, mamili ka ng BOQ site na malapit sa lugar mo. So sa main office, walang available slot. Kung makakita ka ng ganyan, maghanap ka lang ng ibang site para makakita ka ng available slot. So ayan, nakakita na tayo, August 18, which is Thursday. So kailangan mo i-check in sa calendar nila para i-approve yung appointment. So ayan, click mo lang yung kulay green kung saan ka nakaschedule. I-confirm mo yung oras. After nun, i-click mo lang yung next. Huwag mo na rin kalimutan i-screenshot in case baka makalimutan mo yung schedule mo. So after nun, i-check mo lang yung documents mo or information kung tama ba. At kung tama naman, i-click mo lang yung next. Dito tatanungin ka lang kung paano mo ba i-update yung certification mo sa ICV booklet mo. Kung meron bang mali, renew. Or ipiprint mo lang sa ICB mo yung bago mong certificate na COVID vaccine. So ang pinili ko dito ay ipiprint lang sa ICB yung aking COVID vaccine certification. Tahin mo lang na mabuti kung paano mo i-update yung ICB or yung certification mo. Baka kasi medyo malito ka. After nyan, antayin mo lang mag-loading kasi nagpa-process na siya. Pagkatapos mong i-double check yung mga information at details ay proceed ka na sa payment. Dito meron silang tatlong method ng payment, pwedeng credit card, cash, or e-wallet. Sa cash, may available na pwedeng bayaran sa 7-Eleven, sa Cebuana Lulier, I think, sa LBC at sa Family Mart. Pwede kang magbayad ng cash. Pero sa akin kasi mas convenient yung magbabayad ka na lang sa e-wallet tulad ng Paymaya o GCash. So pinili ko dito is e-wallet payment. Pag kinilik mo yan, ipapakita sa'yo kung saan ka pwede magbayad sa GCash, sa Paymaya at sa Click, which is makikita mo sa mga 7-Eleven stores. So pinili ko is GCash. Click mo lang yung next. Pagkatapos niyan ay bibigyan ka niya ng mga procedures kung paano magbayad sa pinili mong method of payment. So sa GCash, ganito. Yan, ganyan. Huwag mong kalimutan i-screenshot para hindi mo makalimutan. So pag nakakontento ka na at nakuha mo na lahat ng information na gusto mong makuha, pindutin mo na lang itong generate reference code. Okay, so after nyan, makikita mo na lahat ng details. Kung magkano, schedule, at ang date, at
ng oras ng appointment mo sa BOQ. Screenshot mo na lang para hindi mo makalimutan. At wala kang ibang gagawin kundi antayin mo na lang schedule appointment date mo at puntahan yun sa site para ma-certify na yung COVID vaccine mo. Okay, so kung may natutunan ka, libre lang mag-subscribe. Baka naman, hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga video na ilalabas ko. Maraming salamat and peace yo!